natin ang ating mga kamay. So shall we open our Bible in the book of Isaiah? Isaiah ba yun? Ano ba yun? Ayan. In the book of Isaiah 25 verse 4 says, "You have been a refuge for the poor, a refuge for the needy.
in their distress. A shelter from the storm and a shade from the heat. For the breath of the ruthless is like a storm driving against a wall. A shelter from the storm. Say it. A shelter. Wala akong tao. Gutom yata. A shelter from the storm. Ano ba sa Tagalog yung storm? Ha? Bagyo. Ano sa Tagalog yung typhoon? Mas malakas na bagyo. So the title of our message for this day is Storm and Typhoon. Yeah. Ano pagkakaiba ng storm sa typhoon? What is the difference between storm and typhoon? Ilay, alam mo ba kung ano ang pagkakaiba ng storm sa typhoon? Do you know the difference between typhoon and storm? Ha? Ano? So, walang tao. Ano po? So, ang sabi ng Ginoon in the book of Isaiah 55 verse 4, the Bible says, God will be a shelter in time of storm and even typhoon. Amen. I believe typhoon is much heavier and greater than the storm. Tama ba? Ano sumasagot? Amen. So, mas malakas yung typhoon sa storm, no? At anong sabi ko noon sa ating intro? Tingnan natin yung ating intro. Yan. Storms and typhoons are experienced in different parts of the world. Tama ba? Storms and typhoons are experienced in different parts of the world. Tama ba? No, nararanasan natin sa buong mundo ang mga bagyo, no? At ang mga malalakas na mga bagyo. Actually, yung storm tsaka typhoon sa English magkaiba yun eh. Pero sa Tagalog, parehas lang yun eh, di ba? Parehas bagyo yun, no? No? In English, storms and typhoons have different meanings. No? But in the Philippines, storms and typhoons, isa lang yun, bagyo. Bagyo na nga yun. Bagyo. Bagyo, bagyo. Bantay kabayo, sabi nga nila. Storms and typhoons are experienced in different parts of the world. Tama ba? Ang bagyo ay nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Last November 8, 2013, the Philippines and different parts of the world were hit by Super Typhoon Yolanda. Tama ba? Last November 8. Anong araw yun? November 8. Friday. Friday ba yun? Kaya Friday, yung mga students, walang klase. Ano po? Last November 8, 2013, the Philippines and different parts of the world were hit by Super Typhoon. Signal number 4. Super Typhoon Yolanda. Ito yung pangalan niya no, sa Pilipinas. Ano ang kanyang international name? Ha? Hindi kayo aware? Lagi kang naka-online, hindi ka aware. One of the strongest typhoons recorded in the world's history. Nakikinig ba kayo? One of the strongest typhoons recorded in the world's history. Pinakamalakas. Isa sa pinakamalakas, ang pagkaalam ko, ito na yung pinakamalakas eh. Tama ba ako? Diba? Ano ba sa pagkaalam ninyo? No? One of the strongest, and I believe it is the strongest typhoon, no? Recorded in the world's history. Not just in the Philippines history, but in the world's history. No? Nakikinig po ba tayo? Yan. Nowadays, storms and typhoons bring great damage to many people and properties. Nowadays, storms and typhoons bring great damage. Bakit sabi great damage? Not just damage, sa great damage to many people and properties. For what reason? Number one, because of climate change. Alam niyo ba yung sabihin ng climate change? Di ba nagbabago na ang panahon?
the climate is changing. Nagbabago na ang panahon. The sign that Jesus Christ is coming very, very soon. The end of the world is getting nearer and nearer. Climate change is a sign that the Lord's coming is getting nearer and nearer. So we must be ready. No? Nowadays, storms and typhoons bring great damage to many people and properties. Number one, because of climate change. Write it down. And number two, number two, no? Because of men's abuse of the environment. Because of the men's abuse of the environment. Kasi ang tao ngayon inaabuso na ang ating mga kapaligiran, no? Inaabuso na natin ang ating kapaligiran, no? Storms and typhoons nowadays bring great damage to many people and properties because of climate change, and not only that, because of man's abuse of the environment. Next. No. Clogging of canals, creeks and rivers because of us. Yeah. Cloggings of canals, creeks, and the rivers because of us. Nakikinig po ba kayo? Ito ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Yung ating mga kanal, yung ating mga ilog, yung ating mga creek, no? Ano na? Sumikip na. Tama po ba? Sapagkat sa mga basurang tinatapon natin. Canals, creeks, and rivers because of us. No? Next. No. Building of houses beside the creeks and the rivers that makes them narrow and cause water to flow to streets and highway. Nakikinig pa ba kayo? Are you still listening? Building of houses beside the creeks and the rivers that makes them narrow and cause water to flow to streets and highway. Diba yung mga creeks, yung mga rivers, diba sa mga gilid niyan may mga bahay? So dapat wala. No? Naalala ba ninyo yung SM Marikina? No? Nagre-reklamo yung mayor ng Montalban sapagkat hindi daw dapat nilagyan ng SM Marikina sapagkat yun ay ilog. Nakikinig po ba tayo? Establishments, houses, and buildings should not be built beside the creeks and beside the rivers, because these buildings, establishments, and houses cause the creeks and the rivers to become narrow, no? So anong mangyayari, di ba? Yung tubig magpo-flow saan na? Sa streets at saka sa mga highways na. Instead na yung mga rivers ay maluluwag, so lumiliit na siya. No. Dapat ang mga ilog ay pinapalawak natin. We should widen the river, and yet the rivers and the creeks and canals become narrow. Amen. It's because of buildings and houses and properties and establishments na tinatayo, that built beside the creeks and the rivers. Sino rin yung mga nakatira sa tabing ilog? Sino yung mga nakatira? Sa mga tabing creek. Sa lalim ng tulay. So, lumipat na tayo ng bahay natin. Okay, next. Building of houses in places vulnerable to landslides and blast floods. No. Bakit masyadong mapanganib ngayon ang buhay? Di ba pag bumabagyo ngayon? Di ba? Pag bumabaha ngayon, masyado nang mapanganib, di ba? Bakit mapanganib ang buhay ngayon? Sapagkat ang mga tao ay nagtatayo ng bahay sa mga lugar na kung saan vulnerable to landslides and flash floods. Great damage happened to many people because they are building houses
in places vulnerable to landslides and flash floods. Kaya yung mga nakatira under the mountains and hills, di ba? Dapat umaalis sila ro. People that are living under the mountains and hills should be transferred, di ba? Sa mas mga maayos na lugar, mas magandang lugar. Ganoon. At yung mga laging binabaha, yung mga taga-Tumana, lumipat na kayo, mga taga-Tumana, those who are living beside the rivers like in Tumana, Marikina, they should transfer now. They should be transferred. Amen? Yuyoy, lumipat na kayo. No? Hindi kayo dapat tumitira sa Tumana. Diba? We should not live, diba? In areas na kung saan ay laging binabaha. Diba? Great damage happened to many people and properties because they are living or building houses in places vulnerable to landslides and flash floods. Nakikinig po ba tayo? Nung unang panahon, hindi gaano yung pagkasira. But nowadays, great damage are happening to many people and properties because many people are living in vulnerable places. Diba? In places vulnerable to landslides and flash floods. Alam niyo flash floods? Yung laging binabaha. Diba Marikina, laging binabaha yan eh. Dapat talaga, tayong mga taga Marikina, lumilipat na tayo eh. Kasi lagi tayong binabaha. Diba? Ano pa yung mga laging binabaha? Hindi lang naman Marikina binabaha ngayon eh. Even Metro Manila nowadays. Diba? Konting ulan lang, diba? Binabaha na yung Marikina, diba? Ganoon. Kaya si J.I. nag-aaral sa Santo Tomas sa UST, laging binabaha. Ayaw na tuloy pag-aaral, nag-full time na. J.I., my eldest son, used to study in University of Santo Tomas in Manila. That place ay laging binabaha. Diba? No? UST experience flood always. So my eldest son decided not to study anymore. To go full time and serve the Lord. At alam ko maraming susunod. Sabi mo sa be prepared before storms and typhoons come. Be prepared before storms and typhoons come. Laging maghanda bago dumating yung bagyo. Diba? Nakikinig pa ho ba tayo? Ano ba yung mga dapat na gawing paghahanda bago dumating yung bagyo? Diba? Dapat lumikas na. Yung mga flood-prone area should evacuate. Right? Yeah. Yung mga places, no? Vulnerable to flash floods and landslides should evacuate. Ganoon. Nakikinig ba tayo? Diba? E-ready na yung mga candle. Diba? I am ready. Tama ba? Ganoon. Ano ba yung mga paghahanda pag darating yung bagyo? Mga first aid kit. Di ba? First aid kit. No? Ano ba yung mga paghahanda bago dumating yung bagyo? Yung mga basic needs. Di ba? Yung mga pagkain. Mga canned goods. Noodles. Di ba? Nakikinig ko pa tayo? Ano yung mga paghahanda bago bumagyo? Mga pagkain. At saka yung mga bubong natin, i-check natin. Yung ating mga roofs, the roofs of our houses should be checked. Diba? Those who are living nearby seas, diba? Yung mga bangka nila, talian na yung mga bangka nila. Tama ba? Sino rin may bangka? Diba? Before typhoon or storm comes, diba? Tie properly your bangkas. Para hindi ano rin, diba?
hindi ano rin. Nakikinig pa ba tayo? Yung mga bahay natin, dapat ayusin natin. Amen. Amen po ba? Be prepared before storms and typhoons come. But don't you know in the Bible, storm and typhoons are also symbols of trial and problems in life. In the Bible, storm and typhoons are also symbols of trial and problems in life. Kaya sinasabi natin, o kamusta yung buhay mo? Eto, binabagyo. Eto, nililindol. Diba? Misa nararanasan natin bagyo ng buhay, diba? There comes a time that we experience storms of life. Diba? Even earthquakes of life. No? Storm and typhoon are also symbols of trials and problems in life. No? Next. And Jesus must be the Lord God and Savior of our life. Jesus must be the Lord God and Savior of our life. Alam niyo, dumating mga pagsubok ng buhay, hindi natin kaya yan kapag hindi si Jesus ang Panginoon ng ating mga buhay. Sometimes problems and trials come unexpected. And if we are not ready, if we are not prepared, if Jesus is not yet the Lord and Savior of our life, you know, we cannot bear trials and problems. Lalo na kung mga great and big trials and problems, hindi natin kaya. Di ba, minsan nararanasan natin sa ating mga buhay, minsan biglang dumating mga problema, di ba? Yes. Minsan may mga mahal tayo sa buhay, biglang nawawala. Di ba? All of a sudden, problems and trials come. All of a sudden, death comes to members of our family. And if we are not ready, or if Jesus Christ is not yet the Lord, God and Savior of our lives, we cannot bear great and big problems and trials of life. Nakikinig po ba tayo? Alam niyo kung bakit maraming nagpapakamatay? Sapagkat hindi nila kaya ang problema. Nakikinig po ba tayo? Many commit suicide because they thought no place to escape. Wala na silang pupuntahan. But if Jesus is the Lord God and Savior of your life, Jesus will help you. Amen? And will give you victory over trials and problems. Amen. Shall we give the Lord the best clap of praise? Hallelujah! So bago dumating ang mga bagyo, lindol, super typhoon, we must be ready, we must be prepared. Now, Jesus Christ must be the Lord God, Savior of our lives. Before trials and problems come, now, Jesus Christ must be the Lord God and Savior of our life. Alam niyo naman yung kinikwento ko, di ba? Naintindihan naman niyo yung kinikwento ko. Di ba? Kung magkaminsan, talagang mabibigat yung tumarating sa ating buhay. Kahit ngayon, Sunday, at tinanggap ko yung child dedication, birthday celebration ng mga kamag-anakan ko, para sila ma-win kay Lord, para sila maibalik kay Lord. No? Ay nakakalungkot yung isang anak niya nasa hospital, may leukemia. I met my cousin just this morning, and I found out that his youngest son is now confined to hospital. Merong leukemia. Suffering from leukemia. You see? What I did is to encourage her and pray for her youngest son and asking for God's miracle. And I believe the Lord heard
my prayer. Amen? Our prayers. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Naniniwala ako, dininig ng Diyos ang aming mga panalangin. Please say to somebody beside you, the Lord hear your prayer. The Lord hears your prayer. If there's no person besides you, tell to yourself, the Lord hears your prayer. Amen? Don't you know that the Lord is listening to our prayers? Don't you know that the Lord is answering to our prayers? Amen? Naniniwala ba kayo na ang Diyos nakikinig sa ating panalangin? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay sinasagot ng ating mga panalangin? And don't you know that what is impossible with men are all possible with God? Don't you know that what is hard and difficult for men is just easy for God? And the Bible says in Mark 11:24, whenever you pray, don't doubt. Believe that the Lord has granted your prayer and you will receive the answer to your prayer. Amen. Shall we give the Lord the best clap of praise? Hallelujah. Kaya sa mga nakikinig at nanonood, mga nandito, huwag nating palilipasin na hindi si Lord God ang Savior ng ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Tuloy natin. Next. Pray for God's protection. Before trials and problems come, before storms and typhoons come, we should ask for God's protection. Nakikinig pa po ba tayo? Diba? We must also declare, we have to declare always, this house is covered by the blood of Christ. This family is covered by the blood of Christ. This life is covered by the blood of Christ. Amen? Kaya yung mga na-aksidente marahil nagkukulang, hindi nagpapabalot ng dugo ni Kristo Jesus. We must always seek and pray for God's protection. Amen? Nakikinig pa ba tayo? Kahit naman walang panganib, di ba, lagi tayong dapat nagpipray ng God's protection, di ba? Even we see not the danger, we should always seek and pray for God's protection. Even without danger, we must seek for God's protection. Amen. Nakikinig po ba tayo? Sino yung mga biglang namatay? Yung mga hindi nila inaasahan na mamamatay sila. So mayroon akong warning sa bawat sangarito. Lagi mong iisipin na ang panganib na riyan lang. Kaya dapat araw-araw ng buhay mo, humihingi ka ng protection ng Panginoon. Amen. Maliwanag ba yun? Palakpakan natin si Lord. We must seek and pray for God's protection always. Sabihin nyo nga, I must seek and pray for God's protection always. Always, say it, always. Always means all the time. All the time. Whether you are in the air, whether you are in the sea, in the air, by airplane, in the sea, by boat, or by ship, or by bangka. Whether you are in the land, you always seek and pray for God's protection. Whether you are in the school or in the office or inside your house or outside your house, you should always seek for God's protection. Dahil kung baga minsan, nandyan palagi ang panganib. Amen. Nandyan palagi ang panganib. Matulog ka lang eh. Maaaring bukas hindi ka na magising. So kinakailangan lagi tayong humihingi ng proteksyon ng Panginoon. Wherever we are, wherever we go, whether we are inside our houses or outside of our houses, we should always seek and pray
for God's protection. Amen. Isaiah 25 verse 4, shall we read that verse? Isaiah 25 verse 4, you have been a refuge for the poor, a refuge for the needy in their distress, a shelter from the storm. A refuge for the poor, a refuge for the needy in their distress. Yung mga mahihirap, siya ang tanggulan, takbuhan. Pag naghihirap ka, tumakbo ka sa Panginoon. If you are in need, no? Run to the Lord. Amen. A shelter from the storm, no? And a shade from the heat.